Araw nakikita ang pattern ng Philippine National Police sa magkakasunod na pagpatay sa alkalde ng Tanawan City, General Tino, at sa vice-alkalde ng 13 Martires City. Umaasa naman si PNP Chief Oscar Albayalde na may maganda na silang lead sa kaso ng pagpatay kay Mayor Ferdinand Bote ng General Tino Nueva Ecija. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Unang-una, wala tayong nakitang pattern dito. This may be this incidents may be coincidental, no? Iba-iba ang nakita nating motive dito. Iba yung dun sa Tanawan, iba yung sa Nueva Ecija. Kumpiyansa ang Philippine National Police na walang kaugnayan sa isa't isa ang serye ng pagpatay sa dalawang alkalde at vice-alkalde noong nakaraang linggo. Iba't ibang anggulo daw ang tinitingnan ng mga binuong Special Investigation Task Group sa naturang mga insidente. Sa kaso ni Mayor Antonio Halili ng Tanawan City, politika at illegal na droga ang sinisilip na anggulo ng mga otoridad. Politika naman ang tinitingnan na motibo sa pagpatay kay Vice Mayor Alexander Lubiga ng 13 Martires. Wala naman daw kaugnayan sa politika ang pagpatay kay General Tino Mayor Ferdinand Bote at may magandang lead na raw dito ang PNP na inaasahang lalabas ngayon o sa susunod na linggo. And we want to assure the public that we'll do everything para po ma-solve itong mga killings na ito. And we will not tolerate any of the killings happening here in our country, whether yan po ay biktima, ay ordinaryong tao, elected official, or VIPs. No? Wala naman daw nakukuhang impormasyon ng PNP ukol sa posibilidad na bahagi ng destabilisasyon ang magkakasunod na pagpatay sa mga alkalde. We have our own intelligence operatives also to look into that information. But as of this time, sabi ko nga, wala tayong nakukuhang information that will lead to that information or confirm that alleged destabilization plan. Patuloy namang umaapila ang PNP sa publiko at sa mga individual na posibleng may alam sa mga nangyaring insidente ng pagpatay na agad makipagtulungan sa mga otoridad para sa ikareresolba ng mga kaso. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I am one with 25.